Oh, ito, sabi nga, sabi dito, si Angie Bautista daw, protector ng Shibuyas. Nako, grabe naman. Di tayo nagsabi niyan, ha? Oo, ha? Binabasa lang natin yung nasa screen. But anyways, ganito katindi yung pressure na, ano, na binild up ng, ano, ng Congress. Ito yung sinasabi kong bilib na bilib ako. Dahil sa sobrang pressure, taas ng pressure, sa sobrang tindi ng mga revelasyon, sa sobrang lalim ng mga tanong, eh talaga naman, eh pati mga kaluluwa nila pinagpawisan. O kaya pinagkukumpara talaga natin yung hearing dyan sa Senado at saka dito sa Congress. Eh. Hindi mo maiwasan na mapagkumpara. Kasi sa dalawang hearing pa lang, yung isang yung ali na matigas ang muka, eh dali-daling nag-resign. Bakit? O kasi nga, if you cannot stand the heat, get out of that kitchen. So, luwabas lang siya sa kusina dahil hindi niya nakaya yung mga, ano, yung init ng apoy na sila din naman ang gumawa. O eto ngayon, mga bossing, palalim na ng palalim ng palalim ng palalim yung investigasyon. At habang lumalalim yung investigasyon, habang humahaba, habang sila'y nagsasalita, eh lalo silang nagkakamali. Sabi ko nga sa inyo, paanong ika-character assassination? Kasi ang kina-character assassination, yung napakaraming propaganda against you pero hindi naririnig yung tinig mo. Halimbawa, ako, ang daming sinasabi tungkol sa akin. Pero gusto kong magsalita, wala namang pumipick up nung mga sagot ko. Katulad dyan, kay Tevez. Ang dami niyang mga tanong, ang dami niyang mga dinidirektang mga issue sa kanila, wala naman silang sinasagot at wala namang pinipick up yung media doon sa kanyang mga kuda. Oh, so ano, yun yung mga talagang kina-character assassination kasi binabanatan ng binabanatan yung kanyang pagkatao pero hindi naman siya dinidinig magsalita. Eh ikaw, nandiyan dyan ka na. That's your opportunity actually. Na magsabi ng tama eh nandiyan ka na sa Senate at saka sa Congress. Eh nagkataon nung kayo ini-interview ng mga media patungkol diyan sa pagkawala ng preso eh palibasa hindi kayo under oath kaya kung ano-anong pinagsasabi niyo ron. Kung ano-anong katarantaduhan kabalbalan ng pinaggagawa niyo doon. Sinabi ko na yan sa iyo nung una kitang pinick up dito sa channel ko Angie Bautista. Sinabi ko na yan sa iyo. Ito na ang simula. Ito na ang simula, nagpakilala ka, nagpakita ka. Dahil pasikat ka, pa-interview-interview ka, ito na ang simula. Ito na. O, tingnan mo, anong nangyari? Kayo kasi mga epal kayo eh. Mga ganid kasi kayo sa, ano eh, sa kasikatan eh. Tingnan mo yung ano, yung sa NBI, yung hepe ng NBI. Ang daming kabulastugan nangyari sa NBI. Nagpa-interview ba, nagpa-interview yun? Hindi. O, kita mo ngayon, nandudun pa rin siya. Bakit? Kasi nga, hindi siya epal, hindi siya katulad nyo. Na gustong-gusto lagi nasa camera. O ayan, o para kayong sila Digamo. Ayan, nandiyan na kayo sa panel, harap ng mga matatalinong mga tao. O, sabi nga, yung mga normal na mga tao, machacharot ninyo. Pero itong mga to, na gumawa ng kanilang mga asignatura, malabo. Hindi nyo yan sila maloloko. So, eto, pakinggan ninyo yung ano ni Buster, ha? O wait lang, ha? Yan, pakinggan natin yung itong video ni Buster. Po, sa akin din po, nagsusurrender ng droga. Just last, recently. Ayan ha, sinabi niya sa kanya, nagsusurrender ng droga. Take note ha, sa kanya, nagsusurrender ng droga. Oh. Nagsurrender po sila ng 30 grams. Si Angie, asan yun? Sa report ninyo, wala. Yung pong report with the report ay tatama. Party! Mr. Chair, alam po ninyo, mukhang sikat na sikat tong hearing na ito eh. Walang tigil yung text sa akin eh. Ano? Tanda mo ha, sikat na sikat yung hearing sa Congress. Wala daw patid yung text kay Congressman Akop. Paanong naging sikat yung hearing nyo? Eh, hindi naman yan pinapakalabas sa media. O, kaya ito masasabi ko sa inyo. Vloggers lang ang sakalam. Opo. Kagaya nito.
I will quote, if what Katapang said na buhay si Kataroha and that they will arrest him, much worse yun, sir. Imagine, nasa maximum security prison, natakasan sila. And then, doon ako talaga tuwang-tuwa. Kasi imagine, noong una, sabi nila, nasa septic tank. Naniwala sila sa aso, nasa septic tank. Si Bato, paniwala si Bato na nakalibing na yan somewhere. Ang laki ng bilibid. Wala yan dyan sa septic tank. Pero sigurado ako, deads na yan, nakalibing na yan somewhere. Okay. Tapos, si Kata, syempre, yun ang naging issue. Namatay dun sa loob. Akala ni Katapang, ganito siya kagaling, ganito siya katalino. So ngayon, naglabas siya ng statement na buhay pa daw at nakatakas dahil daw yung nanay mismo ang gustong ang nagsabi na susuko na daw kay Tulpo. Ayun na sinabi ni Katapang na yung nanay daw mismo. O ngayon, ang sabi ng mga netizen, mas lalong nakakahiya yan Katapang, maximum security nakatakas. O mas mabuti pang namatay siya dyan sa loob kasi at least mga kriminal yung mga tao dyan . So kung mamatay man siya dyan sa loob, yung chances mataas. Versus yung makatakas ka. Versus sobrang kahiya-hiya ka Katapang kung nangyari yan. Eto na, sinabi niya na buhay na nakatakas at nakipag-coordinate daw yung nanay. Alam niyo ba na may balita kanina na yung nanay mismo nitong Kataroha, dinideny yung sinabi ni Katapang, wala daw silang contact, connection whatsoever, pare-parehas silang umaasa na buhay pa yung kanilang kapamilya. So, saan nanggaling na naman itong intel ni Katapang? Sabi ni Katapang kahapon, ako na ang gagawa kung pwede ako na magkapkap para lang walang makapasok. Gagawin ko. Ganun siya kadesperado sa posisyon. O kahit siguro sabihin siya magwalis-walis, gagawin niya para lang magstay siya sa kapangyarihan. So sinabi niya na buhay pa daw, na nakatakas, isusuko na nung nanay. Pero kanina in-interview yung nanay at sinabi na, wala, hindi totoo yun. Ang dami nga naming detrit . Hindi totoo yun, hindi na kami pumunta ng Bicol, sumakay kami sa truck. Wala nga kaming motor, paano kami magkakatruck? Kami rin nananawagan nga sa kanya na kung buhay pa siya at nakatakas siya, sumuko siya. Ngayon, kung patay na siya, wala na tayong magagawa pero sana naman hindi. Kasi sabi nila kung sa laki ng bilibid, baka mamaya nagtatago yan sa mga puno-puno. Umuulan-ulan, baka ginaw na ginaw na yung anak ko. Alam mo, so saan nang galing yung sinabi nito? Saan nang galing yung sinabi nito na naman ni Katapang na buhay pa daw at nakatakas lang? Pero ang hindi niya alam, either way, namatay man dyan or nakatakas, either way, sukol siya. So pinaglalaruan ni Katapang yung sitwasyon . Kung patay, titingnan niya kung ano ang laki ng sunog na malilikha nun. At kung buhay naman at nakatakas, titingnan din niya kung ano yung ingay na malilikha nun. Doon na lang siya mamimili. So palpak na naman, katulad din siya nung amo niyang si Boying, na bitaw ng impormasyon na hindi naman kumpirmado. O ayun, kuryente siya doon sa statement ng nanay na hindi naman namin nakakausap, nakikita o anuman. Kaya saan nang galing yung sinabi ni Katapang? Mamaya, mapapanood natin yan. It only shows incompetent sila in doing their job. Totoo yun, di ba, Sir Katapang? Yes, sir, Mr. Chairman. May punto yung nag-text sa akin. I will agree, Mr. Chairman. Yes. Your Honor. Wala kang tigil dito . Ito, may report din na subject intelligence report submitted to the NBI. Nakalagay dito yung pangalan ng NBI director. Hindi ko na lang babanggitin. Kasi naka-forward sa akin. It's dated 20 May 2023. Please be informed that illegal drug activities inside maximum security compound of MBP is rampant. This has been happening since retired BJMP Captain Angelina Bautista was designated as MBP superintendent. On the outset... So ito ay galing mismo sa isang operatiba ng NBI na naging rampant yung
droga sa Pilibid nung umupo yang si Angelina si Angie Bautista. Oh, eh samantalang kailan pa lang sila umupo? October. October sila umupo. Tapos ilang wala pang isang taon na October sila umupo. Ano pa lang ngayon? August. Oh, so 10 buwan pa lang silang nakakaupo according dito sa NBI personnel na to. Rampant ah, rampant yung ginamit. Oh, na word, rampant. So ibig sabihin, matindi talaga to si Ating. Of the latter's assumed position, Bautista installed female dominated Bucor Commission officers and female rookie NCOs to take charge with the security and custodial operation inside the maximum security compound, as if the operational concept of the facility is similar with the Corrections Institute for Women. Bautista likewise ordered the removal of Special Patrol Unit or ELIT. Matagal na natin itong narinig. Nung panahon pa lang na, di ba, in-interview natin si Bantag. Nung ano na, nung nagpunta kami sa DOJ para magpasa siya ng kanyang, tawag dito, yung motion, na marami na nagsabi sa amin nito na bumubuo daw. Ito daw si Angie, bumuo ng mga ano, ng Spice Girls dyan sa Bilibid kung saan ang mga nakakulong mga lalaki. Puro daw mga girl power, mga babae yung pinagkukuha niya. Eh natural, walang mga experience. Hindi natin minamaliit yung mga babae, ha? Hindi natin minamaliit. Kaya lang, hindi mo pwedeng, napakatanga naman kasi, na mga kababaihan yung magbabantay sa kalalakihan. Dalawa lang mangyayari dyan eh. Baka mabuntis yung mga yan. Magahasa yung mga yan. Eh kung pwede nga, wala silang nakikita ang mga babae dyan. Diyos mio, yung mga nagbabantay sa kanila, mga babae, baka araw-araw maging madulas dyan sa daanan dyan. Hindi ba? Maglagay ka dyan. Sabi ko nga sa'yo eh, nagdadamit babae na nga yung mga lalaki dyan para lang makakita sila ng babae. Tapos ito si Angie, nagbuo siya ng mga babaeng mga katuwang niya dyan sa maximum. Eh kaya naman pala ang daming nadudulas dyan sa may bandang papunta ng mga pasilyo. Oh, so ayun na nga, ang ano pa noon is isa 'yon sa nakikita nilang isa 'yon sa mga nakikita nilang rason kung bakit humina yung security diyan sa Bilibid, sa maximum security. Humina dahil nga siyempre babae nila, hindi natin sinasabi na mahina ang mga babae, ah. Pero masasabi natin sa oras ng sa oras ng brasuhan, talagang mas malakas ang mga lalaki sa mga babae. Aminin na natin 'yan. Hindi naman natin sinasabi na mas magaling kami sa inyo. Kaya lang sa mga ganitong klase ng mga trabaho kung saan puro lalaki yung mga, okay lang dyan sa correctional. Okay lang sa correctional kasi puro kayo mga babae. O mas okay yun para hindi maabuso yung mga babae. Baka naman kung maglagay ka ng jail guard na lalaki doon, baka naman magahasa din yan. Kaya tama lang na mga, pero sa kulungan ng mga lalaki, dapat matitipon ng mga lalaki ilalagay mo dyan. Bakit maglalagay ka ng babae? Ano yun? Para mas pare-parehas kayo ng isip? Para kapag may ginawang kalokohan yung isa, kayang pagtakpan ng isa, ganun ba yun? Reaction team, which is tasked to conduct searching operations against all kinds of illegal contrabands, patrol, and arrest PDL violators. She instead required the presence of Bucor SWAT inside the said compound, but with no authority to search and seize illegal contrabands. Annabel Margen, bakit madulas at saka malansa? Ba't malansa? As a result, the unlikely female-dominated facility with no special unit to counteract against illegal activities gave confidence to illegal drug peddlers or PDLs inside the compound. On 29 April 2023, a recorded video of Dorm 2B Mayor PDL Coycoy Miranda confidently selling illegal drugs to his fellow PDL. Also, a picture of a purchased undetermined quantity of Kush, that's the hybrid marijuana,
and Shabu from PDL Miranda on 27 April 2023. Based on the reliable information obtained, PDL Jomar Makalansag, commander of Commando Gang, and his assistant commander are both illegal drug distributor. A ranking Bucor official presented a detailed intelligence information to the Bucor higher office, hopeful for an immediate searching operation and to subject the PDLs involved for drug tests and sanctions. Instead, Bautista conducted the meeting with all gang commanders and alarmed PDL Makalansag that they are being reported for selling illegal drugs. Grabe, grabe naman tong revelation na to, na parang ang nagiging protector pa ng mga nagdodroga o ng mga drug syndicate sa loob eh si Bautista pa mismo ng mga babae, na babae pa naman. Tapos ngayon, Bautista, gagamitin mo yung nanay mo na iyak ng iyak. Iyak ng iyak yan dahil according dito sa sinasabi dito. Oh, kaya umiiyak yun kasi pinag-aral ka naman niya ng maayos. Pinalaki ka naman niya ng maayos. Pinaguyod ka naman niya ng maayos. Bakit ganito ginawa mo sa sarili mo sa bilibid? Bakit nagpasilaw ka sa kapangyarihan at saka sa pera? Oo, ito binibase lang natin dito sa sinasabi ng Congress. After which, Makalansag called for a meeting with all of his gang members and informed them of what Bautista told him. Up to this date, the involved PDLs are still in maximum security compound and still holding the positions as they were subjected for searching operations. Alam nyo, I would like to take this opportunity kasi since mainit na Bautista, yung intel ko diyan sa Bucor, yung nagme-message sa akin, kasi takot na takot siya kay Bautista eh, kasi sobrang loko-loko daw niyan. Tsaka meron daw isang hinire or inassign si Katapang na militar din, na yun daw yung nananakot sa mga PDL na tumistigo against kay Bantag. Ngayon, itong intel ko na to, siya single mom. So meron yata silang mga pabahay diyan sa Bilibid. Para sa mga katulad niyang mga Bucor personnel. Matagal na daw, parang inassume daw niya yung bahay na yun at parang 300,000 pesos na yung kanyang hinuhulog doon. Ito daw, Bautista na ito. 10 ng mga tauhan ni Katapang may pinatira daw doon. Kinuha daw sa kanya yung bahay na yun sa pilitan at itinira doon yung hindi naman taga-Bucor. Wala siyang magawa kasi nga sila yung namumuno doon. Kaya doon sa ka-message ko dyan sa Bucor, lumantad ka na kasi ito na yung tamang panahon para lalong idiin yung mga yan. Huwag kayong matakot kasi sumbong kayo ng sumbong sa mga vloggers ng mga information. Kami naman, labas kami ng labas ng info. Kami delikado, kayo hindi. O tapos bandang huli, mawawala na lang kayo. Kaya kung ako sa inyo, total din naman, dininig naman namin yung inyong mga binabanggit naman namin dito, yung mga impormasyon na binibigay nyo. It's about time na kayo din maging matapang. Harapin kung talagang palpak itong mga to. Lipunin nyo po, magsama-sama kayo lahat ng mga Bucor personnel. Magpunta kayo dito sa Congress, ilabas nyo lahat ng mga sama ng loob nyo dito sa mga to para magkaalaman talaga. Kasi kung tago lang kayo ng tago dyan, message lang kayo ng message sa amin ng mga nagbablog patungkol dito, eh walang mangyayari, hindi ba? Kasi kayo yung mismong naka-experience eh. O kumbaga meron kayong first-hand knowledge eh. So kung kayo ang magsasabi nitong mga information na to dyan, kasi kompleto siya ng mga documentations eh. Kung kayo ay maglalapit sa mga congressman personal, maano kayo, makikita nyo patas ang Congress patungkol dito sa issue na to eh. Kaya it's about time. Oh, I'm calling yung mga intel natin dyan. Oh, kahit sabihin mo sa Congress na itago ka sa yung mga mukha ninyo, wag ipakita. Delikado naman kasi talaga yan. But gusto natin ng pagbabago eh. Kailangan talaga natin magsakripisyo. Mga boss, kami rin naman nagsasakripisyo. Kami delikadong delikado itong ginagawa namin. Drug test.
and sanctions. Bautista's established control over the gang commanders has emanated when he was the head executive assistant to the Bureau Corps Director General. She conducted frequent meetings with gang leaders and started to have gainful interest inside the prison compound, among which is the control of GCash operation of every gang, which allows PDL to secure cell phones and other communication gadgets. Thus, the use of our installed high-end signal jammers are nonsensical. Grabe, no? So, pati cellphone. Oh, may mga signal jammer. Nagbayad tayo dyan. Ang mahal-mahal niyan. Pero nonsense, kumbaga parang hindi na nagagamit o baka pinapatay para syempre makapag-transaction sila, may mga cellphone. Nalaman din natin na may cellphone dahil kay Molly eh. Sabi ni Molly pag nagbigay na siya ng pera doon sa mga tao sa loob, yung mga kamag-anak ng mga nagbigay na pinadala ng pera, nagko-confirm sa mga kamag-anak nila na yes, natanggap na namin. So ibig sabihin, itong mga PDLs dyan, karamihan dyan meron talagang cellphone. Oh, yun ang pinakamasaklap dyan. Oh, by the way, yung sa mga, don't get me wrong, ha, yung mga nagbibigay sa atin ng intel, natutuwa ako dahil kayo'y nagtitiwala sa amin. Oh, gustong-gusto ko yan. Salamat sa inyong pagtitiwala. Kaya lang, kailangan, siguro, tapangan nyo na rin. Since naglalabas na rin naman kayo ng mga impormasyon patungkol dyan sa mga amo ninyo, maganda, anuhin nyo na, talagang asikasuhin nyo na, i-push nyo na, habang yung Congress ay nakikita natin na walang bias. Their unconventional method contradicts with the very principle of Bureau Corps Operating Manual in the implemented reforms of the current administration. It gravely affects the foundation of rehabilitation, reformation program, and security operations of the corrections institution signed. Concerned Bureau Corps official. So Mr. Chair, talagang totoo yung kwan kasi ang report na ito ay nanggaling na sa loob sa tingin ko. Marami pa. Maski doon sa private messages ko, marami nagbibigay ng mga information. Ano po yung sinasabi ni Katapang ni hindi nga siya nag-comment nung inilabas yan nung hearing sa Senate. Also, sinabi na kanina sa query ni Kong Abante na not necessarily si Miranda yung nag-repack. Ayun na, yun yung isa pang sinabi ko. Sinabi ko yan, ito kasi mga nagte-text lang ito kay Congressman. Mga tagapanood natin yung mga yan eh. Sinabi ko yan nung nakita ko, sabi ko sa Senate, nakita na ni Katapang na may mga shabu sa loob. Ni hindi man siya nagalit. Ang sinabi lang ni Katapang is mukhang hindi naman yan sa loob. Wala naman kaming ganyang pintura. Wala naman kaming ganyang facility. So, hindi siya nagalit. Kung ako kasi yun, sasabihin ko, pucha. Kung ako yun, talagang magpupuyos ako sa galit. Kasi, bawal na bawal yun eh. Pero nung nakita niya yung drugs, parang normal lang. Parang hindi naman yan sa amin kasi tinitingnan ko yung ano eh, yung pintura, parang walang ganyan sa amin eh. Ganun ang ano niya, ang manner niya. Parang hindi siya nag-aalala na merong balita na may droga dyan sa loob. O it's either may umiikot na droga dun sa loob, alam niya, or ganun siya katamad, hindi niya alam. Kasi nga, wala siyang alam talaga sa trabaho niya. Kaya naghari-harian itong Angie na to dyan sa loob, gawa ng si Angie, alam niya yung trabaho dahil nga ang tagal-tagal niya na dyan sa pangungulungan. Ito si Katapang, wala namang alam sa trabaho dahil sundalo naman yan. O kaya yun ang nangyari. Si Katapang nag-relax, pasyal-pasyal. Kasi balita ko, meron pa daw mga nagsusurvey-survey sila sa Japan, sa Korea. May nag-message sa akin na ganun eh. Pumupunta sila sa Japan, sa Korea, tapos ang reason nila is nagsisurvey sila, nag-o-observe sila. Siguro, titingnan nila yung mga kulungan doon, tapos ia-adapt nila sa Pilipinas kung ano yung matututunan nila. Eh pucha, ang lalamig sa mga ano na yan, ang lalamig sa mga bansa na yan. At isa pa, first world country yan. Dapat pumunta kayo doon sa mga third world, Cambodia, Myanmar. Sa mga ganyang mga bansa, kayo pumunta para makita nyo yung estado ng kulungan nila doon kung mas maganda kaysa sa atin,
pwede niyong i-adapt dito sa atin, pero kung pupunta ka sa Hong Kong, ay pupunta ka sa Japan, pupunta ka sa ano, sa Korea, alam niyo ba sa Japan pati yung mga kriminal nila doon disiplinado? So, sobrang disiplinado ng Hapon, pati yung mga kriminal nila doon disiplinado. Wala ngang baril yung mga pulis diyan sa Japan eh. Kasi pati yung mga hindi law-abiding citizen nila, ang babait. Pati yung nagre-repack, eh, totoong nangyari. Oh. Oh, ibig sabihin, current siya, nanonood. Yung mga nagte-text dito. Okay, sandali. So in other words, si Koy Koy, hindi siya yung nagre-repack. Kumbaga, nanonood siya. So tao niya yung nagre-repack. Yeah. Is that true? Totoo yun? Yun ang kwan nun. Hindi po, sir. Hindi to. Siyempre. Ano na expected na naman yun. Okay, so hindi siya Congressman Akop. Hindi po sila ano, madam. Hindi po sila inmate. Ano po sila? Mga Bucor personnel po, mga official sa Bucor. Kaya lang di sila maka-imik kasi nga hawak nga nila ngayon. So, di sila makaporma, pati sila ginigipit. Okay lang naman po na tayo mag-mediate. Okay lang din naman. Ito na nga ginagawa na nga natin eh. Ine-expose na nga natin yung mga kaya nating i-expose eh. Yung hindi naman tayo magkakaproblema din, makakasuhan, di ba? Kasi gusto natin evidence-based eh. Pero dahil lumalabas na nga ito, yun ang sinasabi ko lang na it's about time na lahat ng kanilang mga information na nalalaman with proper documentations, you send it to these people, you send it to Congress. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo ng anonymity, yung Congress naman will definitely protect your information, most definitely. Kaya this is the right time. This is high time, ika nga. Mr. Chair, gusto ko lang, mayroon lang akong query. Okay, no, we have to ask lang, Congressman Akop if he's going to give way to your interjection. Yes. Are you to be interjected? I'll give way to the Honorable Abante. Honorable Congressman Abante, you have the floor. Mr. Chair, ano po ang ginagawa ninyo, Director Katapang, sa mga inmate? For example, like itong mga commander na ito, na ang sabi po diyan sa concerned Bucor official na kontrolado ni Madam Angie Bautista. You know, hindi akong sabi ha. Sabi ng Bucor official ha. Alamin mo na lang kung sino yun, di ba? Ngayon, ano po ang ginagawa ninyo sa kanila? Are you placing them in any form of an investigation or... Before you answer that, General Katapang, sabi ni Heidi Dayangko, BBM, nasan ka na? Alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi nung ang gulo-gulo sa bilibid, si Duterte umaksyon kagad. Umaksyon kagad si Duterte, ang ginawa kagad ni Duterte, pinadala kagad yung mga yung mga special action force ng PNP para magbantay diyan. Umaksyon kagad ang ating presidente Duterte. Ngayon, ang gulo-gulo na dito. May nawawala, may nagbabarilan, isyong mayroong droga na naman sa loob. Nasaan yung pangulo? Nasaan nga siya, no? Magandang, napakagandang tanong. Baka sakaling itanong ng Congress yan. Okay, going back. Test as far as drug is concerned? Yes, Mr. Chair, Your Honor. As soon as they are caught with the drug paraphernalia, they are put on a secluded area for investigation. And then, hindi lang po, Mr. Chair, nahuli sila. But also, as soon as they are put in prison, are they not don't they pass any drug test? Mr. Chair, we had a drug test some time ago with among all the pangkat leaders, and we intend to, for now that PIDEA is very near us, we will conduct a random checking every weekly. And of course, that's why I like to inform the Honorable Congressman that during our last meeting, the name of Angie Bautista and General Aro was already mentioned. Immediately, I relieved them from their position for investigation. That's why also
Given that the statement of Congressman Akop, I'd like to get the it will be allowed so that I can also investigate. Because I know General Akop has already, or Congressman Akop has a wide connection, and I know he will help me reform Bucor, Mr. Chair. Nagano ka pa, nambola ka pa. Binola mo pa si Congressman Akop. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Would you also give a report to the PIDEA concerning those inmates? Particularly, kasi alam nyo, palagay ko, lahat po ng commander, lahat po ng puno ng mga grupo, eh, may alam sa droga yan eh. Hindi pwedeng wala eh. So, pwede bang i-report po ninyo sa PIDEA yung mga bagay na yan para you can work in tandem on that? Even the NBI, for example. Yes, Mr. Chair, we will do that, Your Honor. Di ba? Yes, man. Ganyan yung mga militar. When you say, when you ask them to do something, they'll just say yes. No questions asked, they just say yes.